Kumusta kaibigan? Ang kwentong ating ipapaliwanag ngayon ay ang movie na Tactical Force. Ito ay tungkol sa astig na SWAT team na pinadala sa training exercise, ngunit hindi nila alam na pinamumugaran pala ng sindikato ang lugar na kanilang napuntahan. Makaligtas kaya ang ating mga bida? Siguradong magugustuhan mo ang ma-action movie na ito, Halinat, Ating, Panoorin. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa isang department store kung saan makikita na busy ang lahat sa pamimili. May bumibili ng soda at mayroon ding nagbibilang ng pera nang biglang may pumasok na grupo ng mga lalaki na nakamaskara at armado ito ng mga baril. Hindi nagtagal, ang buong tindahan ay na-hostage at isinara ng mga magnanakaw ang department store at kinontrol ang mga tao na nasa loob, kabilang na rin ang isang pulis. Sa gitna ng hostage taking na ito ay mabilis namang pinalibutan ng mga pulis ang gusali. Kung kaya naman nagtaas agad ng alerto ang mga kapulisan at tumingi ng backup ang LAPD sa SWAT team. Tumawag si SWAT Captain Frank Tate sa mga tropa at sinabi na may hostage taking na nangyayari. Sa pagtanggap ng tawag, agad niyang sinabi sa kanyang kupunan na maghanda at pumunta sa location. Ang SWAT team ay kinabibilangan ng mga miyembro na sina Captain Tate, SWAT Sergeant Tony Hunt, at SWAT Officer Jaynard at Blanco. Dumating ang LAPD SWAT team sa pinangyarihan na punong-puno ng mga pulis. Lumabas si Captain Tate sa truck at inilagay ang kanyang rifle sa hood ng kotse ng pulis. Sinabi ng pulis kay Captain Tate na sila ang may hawak sa sitwasyon kung saan siya ay tumugon na dapat ang mga pulis ngayon ay mag-day off na lamang ngayong araw. Kinuha niya ang telepono sa pulis at sinabi niya na siya na ang makikipag-usap sa mga holdupper. Pinaalala niya sa mga magnanakaw na kinakailangan niya muna makipag-negotiate sa kanila dahil ito ang sinasabi ng batas na kailangan nilang sundin. Bago sila pasukin sa loob at isa-isahin silang pabagsakin at hulihin. Di pa man nakakapagsalita ang pinuno ng holdupper ay pinutol na nito ang usapan. Ibig sabihin ay papasukin na nila ang mga holdupper at idadaan ang lahat sa marahas na pamamaraan. Dala ng pagkalito at gulat, sinabi ng pinuno ng mga magnanakaw sa kanyang mga kasamahan na maghanda silang lahat. Samantala, ang SWAT team ay pumasok na at ang mga opisyal na sina Blanco at Jaynard ang nangunguna sa pamumuno ni Kapitan Tate. At sinabi nito na mag-iwahiwalay sila. Kumuha si Blanco ng frozen steak mula sa counter habang siya at si Jaynard ay nakayuko sa likod ng counter para lapitan ang isa sa mga tulisan. Lumipat naman si Sergeant Hunt at hinarang ang isang magnanakaw at ang isang hostage. Sa kahilingan ng magnanakaw, si Hunt ay sumuko kunwari. Habang si Captain Tate ay hinarang ang mastermind ng mga magnanakaw habang naglalakad siya at ang kanyang hostage na pulis sa pagitan ng mga pasilyo. Habang nalilito ang magnanakaw ay sinunggaban niya ito at ang hostage. Ibinangga ang mga ito sa nakasalansang mga paninda. Sa ibang eksena, inihagis ni Blanco ang frozen steak sa isa sa mga magnanakaw. Ito ay nagulat at pinaputukan naman ito ni Jaynard at napabagsak. Sa kabilang banda, isinuko ni Hunt ang lahat ng kanyang armas maliban kay Martha, ang kanyang minamahal na baril. Kinamit niya ito at tinamaan ang magnanakaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang rifle at pinagbabaril ang magnanakaw. Iniuntog naman ni Tate ang ulo ng magnanakaw sa refrigerator at saka binugbog. Ang lahat ng mga magnanakaw ay na-neutralize at ang mga bihag naman ay nailigtas ng walang sinumang nasawi. Ang eksenang ito ay sinundan ng pag-unwinding ng mga SWAT team sa kanilang locker room nang ipinaalam sa kanila ni Tate na gusto silang kausapin ng kanilang chief of police. Inaasahan na nila na kung paano sila maaaring parangalan dahil sa pagliligtas sa lahat ng mga hostage. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kung paano sila magpapanggap na sila'y nagulat at sasabihin na ito ay kanilang karangalan na pagsilbihan ng bayan. Gayunpaman, sa pagpunta nila sa opisina ng hepe sa sumunod na araw, sinalubong sila ng sermon dahil hindi ito nasiyahan sa nangyari. Sinabi sa kanila ng hepe na hindi nila sinunod ang protocol at nagresulta ito sa food chain na magdemanda sa kapulisan ng halos $1,000,000 na danyos. Nagrereklamo siya kung paano sila napakawalang ingat at humantong sa napakaraming nasugatan ng mga bihag. Kabilang na rin ang pulis na sumabog ang yagbol sa pagkakabunggo ni Tate. Pagkatapos ng ilang nakakatawang diskusyon sa kanilang hepe, sinabi niya sa kanila na silang lahat ay suspindido na walang bayad at sila dapat ay mag-undergo ng isang training kasama ang feds.
Sa ibang eksena, makikita ang SWAT team na nasa isang klase na tinuturuan ng isang boring na instructor at tinuturo sa kanila ang tungkol sa isang sikat na senaryo kung saan kinuha ng isang tao ang mga kindergarten na hostage noong 1998. At ang sitwasyon ay mapayapang naluta sa pamamagitan ng negosasyon. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng SWAT team ay mahina pagdating sa negotiation at ang solusyon nila ay laging tinadaan sa marahas na paraan. Kaya ang instructor ay naguguluhan sa kanila. Ang SWAT team ay nagbiru pa tungkol sa prospect ng mapayapang pagharap sa sitwasyon, kaya sobrang nainis ang instructor nila. Sa isa pang eksena, ipinakita ang dalawang Ruso na si Dimitrios at Ilya na hawak ang isang lalaking nagngangalang Kenny na hostage nila at tinatanong nila ito tungkol sa isang package na di umano'y ninakaw niya sa kanila. Pinagbantaan nila ito na kakatain siya kapag hindi niya sinabi kung nasaan ang package. Sinabi sa kanila ni Kenny na alam din ng mga Italian ang location nila kung saan ay mahahanap din sila ng mga ito at malamang ay papunta na rin ang mga ito sa kanilang lokasyon. Samantala, ang SWAT team ay papunta sa bodega kung nasaan sila dahil ito ang location na nabook ng LAPD para sa kanilang retraining exercise. Kasabay nito, narating din ng mga Italiano ang lugar at nakakaharap nila ang dalawang Ruso. Ang mga Italiano ay sina Lampone at Istorato. Nagtalo ang dalawang grupo kung nasaan ang package. Ngunit habang nagtatalo sila, narinig nila ang tunog ng sirena ng SWAT team na paparating. Nagpasya silang isang tabi muna ang kanilang pagkakaiba at magkaisa upang babagsakin ang SWAT kung kinakailangan. Iniisip din nila na si Kenny ang nagsumbong sa mga otoridad. Habang pumapasok ang SWAT, agad silang umakyat sa taas, nataranta ang mga kriminal at nanatiling alerto. Gayunpaman, ang SWAT team ay busy sa kanilang pagtitraining at ang putok ng kanilang baril ay nagdadala ng takot sa mga kriminal. Habang sila ay nagtatago, sumiklab ang away ni Istorato at Ilya dahil kinachancingan siya ni Istorato. Ang kaguluhan ay napansin naman ni Tate at pinapunta si Blanco sa lugar upang mag-imbestiga at sabihin sa sinumang nasa loob na ang lugar ay nakabook ng hanggang alas 2 ng hapon. At habang bumababa si Blanco, kinabahan ng mga kriminal at pinagbabaril siya. Bago pa man siya matuluyan, ay pinaputok ni Blanco ang kanyang baril sa hangin na nag-alerto sa kanyang team. Nagpa siya si Tate na magtungo sa baba at tignan kung ano ang nangyari. Samantala, nakita ng mga kriminal ang rifle ng pulis na Blanco ang mga bala. Ibig sabihin ay walang armas ang mga pulis. Gayunpaman, dahil napatay na nila si Blanco, naisip nila na maaari silang masukol at nagpasya silang patayin na ang lahat ng kasama nito at linisin ang mga ebidensya. Sa wakas ay nagkaharap na ang magkalaban, ngunit napansin ni Tate na parang hindi natatakot ang kaaway nila sa kanila at parang alam na nila na ang kanilang mga bala ay Blanco. Kaya biglang nagkuman si Tate na umatras at isinara nila ang isang vault na pinto sa likod nila dahil dito ay natrap ang mga kriminal at tumawag si Dimitrios ng backup. Habang naghihintay ang mga Italian ay dumating ang backup ng Russia at nag-iisip ng plano na gumamit ng hagdan upang maabot ang itaas na palabag mula sa labas at harangin ng mga pulis. Ngunit nagpasya si Tate at ang kanyang team na bumalik sa kanilang sasakyan, iniisip nila na baka subukan ng mga kriminal na puntahan sila. Bumalik sila sa pintuan at lumusot sa isang puwang at tumakbo sa truck para makakuha ng kanilang mga tunay na armas. Sina Janard at Hunt ang nagbantay sa pinto at si Tate ay tumakbo para sa kanilang mga armas. Tatawag sana siya ng backup ngunit ang kanilang radyo ay sira na. Umakyat si Janard sa taas upang makita kung ano ang ginagawa ng mga Ruso at si Hunt naman ang naging lookout. Sa loob ng truck nakita ni Tate si Kenny na nakatali at pinakawalan niya ito. Akala niya ay hostage siya. Gayunpaman, tumakbo siya pabalik sa vault at sinubukan siyang habulin ng mga Ruso. Napindown si Janard ng pinuno ng Russian backup, ngunit tumating si Tate para iligtas siya at pinatay ang mga Ruso. Habang nangyayari ito, napagtanto ng mga Ruso na ang kanilang backup ay wala na rin at ang mga Italiano ay tumawag ng sarili nilang backup. Sa kaguluhang ito, sinubukang tumakas ni Kenny, ngunit nahuli siya ni Tate sa loob ng banyo na may dalang case. Tinignan ni Tate ang laman nito at napagtanto niya na nasa malaking gulo sila. Tinanong niya si Kenny kung ano ang plano nito at dinala sila ni Kenny sa isang underground tunnel na patungo sa labas ng bodega. Habang sila ay pumapasok, nagpasya si Tate na umatras saglit at tinignan kung sila ay sinusundan. Naisip naman ng backup ng Italiano na hatiin sila sa dalawang team at sundan sa lagusan sa magkabilang dulo.
Hinarang nila sina Tate at ang kanyang team at sinukol ang mga ito. Si Tate ay hawak ng mga Ruso at tinanong ang tungkol sa case. Sumagot siya na alam niya kung nasaan ito, ngunit nais niyang palayain muna nila ang kanyang team. Sa kabilang banda, iniisip ng mga Italiano na patayin na sina Janard at Hunt. Dahil sa inis naman kay Kenny ay pinatay siya ni Lampone at sinabi na dalhin ni Hunt si Storato kung nasaan ang case. Habang hawak niya si Janard bilang hostage, ipinadala naman niya ang kanyang backup team upang patayin ang lahat ng mga Ruso. Pagdating ng mga Italian backup, nag-alok si Tate ng tulong sa mga Ruso at siya ang nag-drive ng kanilang truck at nagsimula ang pagtugis. Sa loob naman ng tunnel, pinatay ni Hans Storato at tumakbo pabalik sa labas ng tunnel. Tapos, nalusotan niya si Lampone at pinalaya niya si Janard. Pagkatapos ay binangga ni Tate ang truck at isang barilan na nagsimula. Naalala ni Hunt na ang truck ay mayroon palang grenade launcher na nakatago sa loob at ginamit nila ito. Pinuntirya niya at pinasabog ang buong van at nilamon ito ng apoy. Pagkatapos ng labanan, si Demetrius ay tinutukan ng mga pulis mula sa likuran at ginawa silang hostage, sabay kinuha ang case. Pagkatapos ay hiniling niya na lumuhod ang mga pulis at si Lampone. Inutusan niya si Ilya na patayin sila. Agad naman tumugon si Ilya at tinanggap ang karangalan. Umalis muna si Demetrius upang manigarilyo. Nagtiwala siya kay Ilya na papatayin silang lahat. Ngunit wala siyang narinig na putok ng baril. Bumalik siya at nakitang nakahandusay si Ilya at ang pinuno ng Italian backup ay buhay pa. Siya at si Lampone ay hinostage ang mga pulis kasama si Ilya at Demetrius. Sa bagong twist na ito, humihingi si Tate ng isang huling pabor bago sila patayin. Hinihiling niya na payagan silang magsuot ng earplug. Gayunpaman, sa sandaling siya at ang kanyang koponan ay nakapaglagay na ng earplug, naghulog si Tate ng isang nakatagong flash grenade at na-disoriented ang lahat ng tao sa kwarto. At ang mga Italiano ay tumakbo at nagpanik at si Lampone naman ay hinuli ng dalawang pulis. Hinabol sila ni Tate gamit ang isang rifle, ngunit pareho silang nawalan ng bala. Kaya naganap ang isang suntukan kung saan si Tate ang nanalo. Pagkatapos ay bumalik siya at ang kanyang team ay hawak na ang lahat ng kaaway. Pagkatapos, makikita na naman sila sa opisina ng hepe. Sa pagkakataong ito, pinuri sila ng pinuno para sa kanilang pagsisikap at kabayanihan at pinarangalan din si Blanco dahil sa kanyang sakripisyo at nag-alay pa ng parada sa kanilang karangalan. Gayunpaman ay sinabi ng hepe na mayroon pa rin siyang concern dahil ang SWAT team di umano'y ginulo ang isang Fed operation. Sabay pumasok si Kenny sa silid, ipinaliwanag na siya at si Lampone ay undercover agent sa isang operation para makuha ang portfolio ng mga kriminal na Ruso at Italiano. Naguluhan sila at tinanggap na lang ng SWAT team ang twist at sa lalong madaling panahon ay nakabalik sila sa regular na tungkulin. Ang mga nilalaman ng portfolio ay nanatili pa rin isang misteryo. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang videong ito na ating itinampok. Kung magkagayon ay pakilike naman ito at huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga video ng ating i-upload. Muli, maraming salamat sa iyo kaibigan.